Yung mga ka-sword, tara. Dumating na si Maddy galing sa bayan. Nag-grocery na naman siya kasi meron na naman tayong ipamimigay ng mga grocery dun sa mga na-lockdown. Yo, what's up mga ka-gadget? This is Ken Saki TV. Panibagong araw, panibagong video reaction tayo. No, at ang gagawin nating video reaction ngayon ay ang pagbabalik tanaw doon sa mga nagawa ni Japper Sniper. Ito yung bayanihan na naman. Nung nakaraang video reaction ko is yung March na nangyari. June ba yun? June yata yun. Na nangyari. And ngayon, ang nire-review natin, yung karugtong yata ito, yung August 8, no? At dito, namigay siya ng, kung di ako nagkakamali, sako-sakong bigas na yata to. Ay ano, bigas pala at may kasama ng grocery, no, mga ka-gadget. And syempre, kasama rin niya rito sa mga sharing niya yata is yung mga sponsor niya, no, na nagbibigay, na walang sawang sumusuporta kay Idol Japper Sniper. Sana sa mga susunod pa na charity ay lagi pa kayong naandyan na handang tumulong sa mga charity event ni Sir Japper Sniper, no, mga ka-gadget. And atin ang balikan at panoorin uli itong charity na ginawa ni Japper Sniper noong kapanahunan na to ng lockdown. August 8, dapat wala na yung lockdown na yan. So na-extend yan, di ba mga ka-gadget? Na-extend yung lockdown. So panibagong paghihirap na naman uli yan ng mga kababayan natin, no? Mga tinamaan talaga ng lockdown. Lalo-lalo na doon sa mga laylayan, kung tawagin ng mga rich kid at rich people. Ang kawawa ay yung mga nasa laylayan, nakatulad natin. So tara na, mahaba na masyado yung mga sinasabi ko. Umpisahan na natin. Yung mga ka-sword, tara. Dumating na si Maddy galing sa bayan. Nag-grocery na naman siya kasi meron na naman tayong ipamimigay ng mga grocery dun sa mga na-lockdown. Kaya may alam na kamay. Tropa! Yun, Suki. Yan mga ka-sword, ring. May dalawang sakong bigas pa. Ay, grocery? Oo. Yun, oh! Bayanihan, bayanihan! Bawin na! Uy, ano, wala kang bubuhatin dyan. May bigat dyan. Tingnan natin mamaya mga kasuwal kung ano ito mga pinamili ni Maddy. Oo, buhat pa. Ha? Hindi ba? Hindi mo naman kaya magbuhat. Hindi na kaya magbuhat. Si ano yun ah? Si tawag dito? Yung kapatid ni Maddy Katigbak, si Katropa. Mayaman ka na eh! Mayaman ka! Yung mga naka-rider 150, hindi daw bibigyan. Yan, yeah, naka-rider. Ang tutuloy ng mga motor ninyo eh. Okay, salamat! Ito na lang tatari ko, ulam ko. Hello. Hindi na kasama. Sa lockdown. Pero mayroon yan. Ah, salamat. Kaya napakaraming blessing nang dumating kay Sir Japper Sniper kasi maganda yung mga pinapakita niya. Yun. Yung blessing na dumarating sa kanya, i-share niya doon sa kalapit bahay niya. No? So, hindi niya iniiwanan yung mga kalapit bahay niya. Pag gusto niyang umangat, gusto niya nakikita niya rin yung mga kapit bahay niya na may progresibo. Kaya nga karamihan ng iba dyan, tinuruan niya mag-vlog eh. Pinuporsyon niya na mag-vlog, i-maintain lang, gumawa ng mga content para
matulad sa kanya makaahon din ano. So yun yung gustong mangyari ni Japper Sniper. Kumbaga, kung nakikita nyo kung umaangat, nagaling ako diyan sa kanya kinalalagyan nyo, dapat kayo din i-motivate nyo yung sarili nyo kung paano makakaalis sa ganyang kinalalagyan. So yun yung magandang naging ano ni Sir Japper Sniper diyan sa lugar na yan. Ayan. Isa. Nagbarang umiiyak yata. Hey. So, ayan mga ka-sword, no, ito, mga grocery to, pinamili ni Madi. Kasi, meron na namang nagpadala ng pera mga ka-sword. Nag-sponsor para dun sa mga na-lockdown dito sa lugar namin. Yung nasa, lockdown naman kami lahat dito eh, pero may part doon na total hard lockdown talaga sila. So hindi talaga sila nakakalabas. So tinutulungan sila ng barangay sa mga ayuda, sinusuportahan sila. Ito bali tayo bibigay lang din tayo ng tulong para kasi may mga nakausap din ako doon kanina sa loob ng cordon sa mga kakilala ko. Sa bigas wala silang problema kasi ang barangay talaga nagbibigay ng bigas sa kanila at saka iba pang mga ulam. Marami silang bigas pero ang problema nila ang ulam. Yung ulam kasi madaling masira at saka hindi sila, yung iba doon, hindi nakapag-stack ng ulam kasi walang mga refrigerator naman yung iba doon eh. Oh, kasi mga mangingisda yun eh. Mga, hindi makapaglaot. Eh ito, 15,000 to lahat mga kasuwerd. May nagpadala ng 15,000 pala. May nagpadala ng 15,000 at si, dahil nga si Madi ang isa ang pwedeng lumabas dito sa area namin. So siya ang talagang pupunta sa palengke pag may mga ganitong activity. Yan at saka tinutulungan din ako ng mga kapitbahay ko dito. Yan kami sama-sama kami, nagtutulungan kami para doon sa mga na-lockdown. So i-re-repack lang namin yan. At sino nga ba yung nagpadala? Nakalimutan ko. Oh, check mo na, check. Yun. Ah, ito. Kaya ni, detalyado to hanggang sa 25 cents. Ito yung mga nabili natin mga kasuwer, no? 3, 8. Ah, magkano na ito, Mads? Ito, 6. Dami ah. Ah, may mga lechon. Ano yun? Ah, lechon? Ano yun? Ayun, listahan. Hindi, magkano lahat? Magkano lahat? Nabot yan? 7, 10. 10, 10, 9. At, balit 10, 9. Sa 1,000 sa bigas. Oo. 12, 9. Ah, ito yung mga listahan ng mga binibili mo pala. Oo, 12, 9. Pamasahe. Ito may sukli pa mga kasu. Meron pang 1.6. So, paano ba natin ano gagawin ito? Ah, alam ko na. Mag-isip ako kung paano gagawin ito sa 1.6 na to. Mag-abangan na lang. Ano na kayo, may ginagawa lang kasi kami dito. Mamaya natin i-repack yan. Mamaya na. Oo, mamaya. Pero ito, ay may mga ano pa na, mga ano ka rin isa. Baka mga sim. Ay, oo, recapit ka. Sige, i-repack na yun ngayon. I-repack na ngayon. Yan ang ating mga noodles. May mga sardinas din. Hindi ah, hindi ka na bumili ng sardinas na? Kalitada, kalitada. Bumili ka naman. Ah, pero dilata. Ah, okay. Oh, tama yung mga kasuwerd kasi siyempre pag may mga ano, di ba, mga binibigyan ng ayuda, kadalasan talaga sardinas para hindi na, iwas mo na naman sa sardinas. Ayan, may mga noodles. Ito, mga longganisa. Ayan. Ayan. Sa kabila. Oh, yung sa barangay Tanod, ano din? Bibig. Yung isang kahon. Ilan ba yung barangay Tanod? Lima. Lima pa. Tabi mo na yung isang kahon, si Ma'am Karis. Mga nakasimangot eh. Ano to? Ari sa Tanod. Kailangan mo ba ilang kahon? Payet pa rito si Madam eh, no? Kasawa ni Idol Japper. 40 ka pamilya ba? Ilan na naman ang isang round? 40 ka pamilya, hindi pa kasama yung sa Tanod. 55. Isama din natin bigyan yung mga Tanod mga kasuwerd kasi kung hirap yung mga nasa lockdown, mas mahirap yung ginagawa ng mga barangay Tanod kasi talagang sila nag-ikot, nag-asikaso at inuutusan ng mga tao para bumili sa tindahan. Hirap. Yan mga kasuwerd, ang nagpadala pala ng pera na yan, yung 15,000 na yan ay si Ma'am Lilibet Buen Consejo. Yan yung kanyang YouTube channel. YouTuber din siya mga kasuwerd.
bait naman ni Madam. God bless sa'yo, Madam. So, mamaya, sasubscribe na rin kita. Dami ko pala pala may ganyan. Malaking tulong to, no, mga gadget, no, malaking tulong to sa mga yung ginawa ni Idol Japper na gintong klaseng charity or pagbibigay ayuda sa mga na lockdown. Nako, malaking ano to, malaking tawag ito. Kumbaga, makaka-survive na to, no, sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. Yan yung mga ano, silata. Baga matkukulangin man, pero may iraraos mo ang isang araw mo na mabubusog ka. Ito, mga hotdog. Ilang katao ba yung ilang pamilya? Ilang katao ba yung ilang pamilya? Si Ma'am, hindi natapos maligo. Sila naman sinasabi ko. Ay, alam. Ah, may mga gatas din. Ay, may mga ano doon, may mga binibigyan. May listahan. May mga binibigyan talaga ng gatas mga bata doon. Okay, gamit ko paliwanag sa tanog. Hindi ako. Si Ma'am Lilibet ay taga Canada. Hindi ako sure kung Canada kasi si Macbeth kasi ang galing kay Macbeth kasi yan mga kaibigan ni Macbeth na kinakausap ni Macbeth na mag-sponsor sa akin dito. Kaya yan si Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet, yung 15,000 mo ito na napakalaking tulong ito para dun sa mga nasa cordon, yung mga nasa total lockdown. Kanina namigay na ulit ang barangay. So salamat din sa barangay dito sa amin kasi nagsabog kasi kaso. Sana all, no, namimigay. Sa mga na lockdown, ito sa atin, suporta lang to kasi kailangan talaga nila kasi nauubos ka agad. Lalo na yung maraming membro ng pamilya, talagang mabilis maubos yun. Kaya ito, napakalaking tulong nito, sobrang laking tulong nito. At least magaginawaan man lang sila kasi ilang araw pa hanggang 21 yun, inasa August 6 pa lang yata ngayon. 6 pa ngayon, 6. August 6 pa, so ilang araw pa, no? Para at least kahit nagsasakripisyo sila doon sa na-lockdown, at least may mga kinakain pa rin sila. No? Kaya hindi, ang hirap kaya pag hindi ka makapaghanap buhay. Tama. Sobra. Sobrang hirap talaga nung mga time na yun, nung totally lockdown. Pati home service namin noon, apektado. Naranasan ko nga noon na nag-home service ako. Nasa gitna ako ng daanan, nakabilad ako ng init na nagre-repair ako ng cellphone, nagpapalit ng LCD. No? Tapos, humingi ka man lang ng tubig, hindi ka mabigyan kasi nga takot din magkaroon ng, ewan ko ba, kung totoo ba yung COVID na yan. No? So, maraming mga magaganda at pangit na karanasan nung panahon ng lockdown. Ano? So, nandun na yung umubo ka lang, lalayuhan ka na, umatching ka lang, talaga naman. Yun lang isa sa mga remember ko na hindi ko makalimutan yung nag-home service ako. Tapos imbis na sa loob ako ng bakuran paggawin at may malilim, naandun ako sa labas ng gate nila. Inabutan lang ako ng tawag dito ng extension, tapos lamesa, tapos dun lang ako sa labas. No? So tapos, nasa kaarawang ka pa noon kasi nag-home service ako noon 11 eh. Napakainit na nung time na yon, sobrang init na nun. Habang nagpapalit ako ng LCD, tumutulo pawis ko nun. Lilibet, salamat. Sobrang laging pa salamat namin sa'yo. Ano? Ayan na, bigaya na mga Lodi. 20 lang ako. 20. Gusto ko lang din magpasalamat talaga sa mga kapitbahay namin dito, yung mga pag may ganitong activity talagang hindi ko na sana tinatawag, talagang pinupunta, andun na sila mismo talagang tumutulong. Gano'n naman talaga dyan. Nagkakaisa kami dito mga kasuwer. Yan ang maganda. So ayun mga kasuwer, no, tinatawag na sila pa isa-isa. So lilinawin ko lang mga kasuwer, no, itong cordon na to, lahat yan,
sila. Hindi yan ano ha, hindi yan, wala yung mga sakit, wala yung pandemya natin. Meron lang isang bahay doon sa unahan noong mga nakaraang linggo na nagkaroon ng sintomas. Hindi yun confirm ha, hindi yun confirm. Baka mas malaki pa ang chance na mag-negative yun eh. Kasi alam nyo naman ang nangyayari ngayon, di ba? Kunting ubot sipon lang, ang iba positive kaagad, di ba? Ang mga tao ngayon, ang nangyayari, nagpapanik dahil sa mga paparanoid. Dahil nga dyan sa pandemya na yan, may sipon ka lang. Sobrang nakaka-paranoid talaga yan. Grabe yung balita na yan. Visit na ano na yan. Kinakabahan ka na. Sintomas lang yun. Yung mga pamilya na yun, lahat sila kinuha na dito. Naka-quarantine na. So dahil sila nga magkakalapit-lapit dito sa area na to, yan. Kumbaga parang nadamay na lang to lahat para sa safety na rin ng ibang tao na katulad namin doon banda para hindi na sila mahalo. Kasi magkakatabi-tabi sila eh. Kaya itong kurdo na to, talagang tinuta-lockdown sila. Tinuta-lockdown. Pero hindi ibig sabihin na may mga sakit yung mga yan, may mga kasama sa pandemya. Hindi. May ano lang, parang sinecured lang talaga. Pagka nag-clear na lahat yan, or yung pamilya na kinuha dyan na may sintomas, kapag nag-confirm na halimbawa negative, di lahat, wala na ito, tanggal na lahat yan. Tanggal na lahat. Kapag nag-negative sila, yung pamilya na nasa quarantine facility ngayon, wala na problema. Kung mag-positive, ewan ko lang kung anong mangyayari sa susunod. Pero malabo mangyayari yun na positive yun, kasi yung iba kasi dyan, tutulad may mga hika, may mga iba-ibang mga sakit, yung lalo na mga matatanda. Uy, sir, lalo mga matatanda, di ba? Ang daming nangyayari, ang daming, hindi lang dito sa lugar namin, sa iba, ang daming nagre-reklamo tungkol nga dyan sa mga swab test na yan. Kasi nga, hindi naman, COVID, hindi naman ganun na sakit. COVID na yan. Nagiging, basta, hirap i-explain, alam nyo na yung ibig ko sabihin. Ito, tulungan natin. So, walang contact yan mga kasuwerd, ha? Mayroong upuan dyan. Dyan lang nilalagay. Yan. Ramil! Diyan lang ilalagay mga kasuwerd, tapos dadamputin na lang yung mga tinatawag na pangalan. Ayan, katulad niyo. Diyan, dadamputin na lang. Alan Bulido! Ang pa. Mas malakas yan. Hello! Anong pala si Konsi eh. Ang tagal ba? Meron naman pala megaphone eh. Sa lahat po ng mga taga-kabaan sa barangay namin, no? Lalo-lalo na dyan sa area na yan. Alam ko naman maraming nanonood sa akin dyan eh. Nanonood pa rin sila. Kung mapapanood itong video na to, wag lang kayo magpanik. Relax lang kayo dyan. Sundin lang natin muna yung protocol kasi para sa kaligtasan nating lahat to. Kasi itong ginagawa kasi nito mga kasuwerd, hindi lang to para sa kanila eh, para to sa buong Pilipinas na rin eh. Kasi paano ko na lang kung halimbawa merong positive, ganun no? Sabihin natin merong positive, tapos aalis, hahalo sa ibang tao hanggang sa makarating na sa ibang lugar, di ba? Magkahawahawaan na. So kaya ganun sila ka stricto ngayon dito. Kaya okay, mag-aala, ang barangay dito ay talagang gumagawa ng paraan para sa ayuda niyo. Kanina nagbigay na din ang mga barangay, talagang todo bigay talaga sila. Kawawa ng mga barangay tanod kasi nagbubuhat talaga 'yan. Hoy, te, hindi po. Ayan. So ako, wala, maraming salamat talaga sa mga nag-sponsor, sa lahat ng mga nagtitiwala talaga dito sa channel ko. So, mga kasuwerd, tatanggapin ko 'yan yung mga gusto magpadala para hindi yan pagka para sa akin, hindi ko natanggap yan kasi ako okay na ako sa buhay ko. Maayos na kami kasama ng pamilya ko. Pag mayroong gusto mag-sponsor para tulong sa ibang tao, yan tatanggapin ko yan. Yan para makatulong tayo sa lalong-lalo na sa ganito, yung sitwasyon. So itong area lang dito na kung saan ako pwedeng sa lugar namin, doon lang tayo pwedeng makatulong ngayon kasi lockdown din ako, kasama din ako sa lockdown. Lockdown sa barangay, hindi kayo pwedeng lumabas kung saan-saan. Hanggat hindi tayo nag-clear dito sa bansa natin, sana mawala na yung pandemya na yan. Hindi tayo maka-explore ng malayo-layo. Yan. Kaya nga doon lang ako nag-explore sa dagat na yan. Salamat. Jamon. Miriam! Depensor!
Santiago. Andiyan pala si Miriam Defensa Santiago. Anong ano to? Anong side to ng ano? Ah, dyan sa kabila. Jafar, maraming salamat. Jimmy, libre. Yung mga batang maliliit lamang ha. Andre, Brian. Roberto. Yung mga gatas mga kasol para yun doon sa may mga bata, mga baby. Ayun. May isa daw yung. Dapat pala eh ano. Dapat may lista din. Tala sa akin. Ay, kukuha na ba? Ay, tayo muna daw. Ayun kay Bobby. Sige, kukuha na. Ano kay Bobby? Ayun kay lista para alam. Hindi na. Si Toto. Sige po. Salamat na. Sige, sige. Ay, Jingjing. Di pa ta. Si Veronica na lockdown niya. Si Jingjing. Ha, Jingjing. Ay, ayaw nga pala no. Ayan. Ginagatas ninyo. Ayan yung mga may mga anak. Diba rito, kilala ko pa eh. Di lang kasi makita mo ka. Okay na. Yun mga ka-sword, Ma'am Lilibet, grabe. Wala, masarap talaga sa pakiramdam pag nakakatulong ka. Kahit na hindi naman sa akin ang galing yung pera na yun, pero at least naging tulay tayo para maipaabot yung tulong na yun. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am Lilibet. Yan, subscribe na kayo sa kanyang mga guys. Mamaya, sasubscribe kita, Ma'am Lilibet. God bless sa'yo, no? Napakalaking tulong yung ibinigay mong 15K diyan kay Idol Japper para maging tulay siya upang makatulong sa ibang tao, ano. Salamat sa iyong ginintoang puso. Para so weird, suportahan natin yung mga taong may pusong tumulong. Yan. Yan, ayos. Let's go. Hindi pa rin natapos, maligo si Ma'am. Para pa. Dito tayo, meron pa nang hindi nabigyan mga ka-sword ng bit-bit ni Kuya Ekar. Uy, baka masarap sa tanghalian yun, Maya. Yan. Aray, Isa, dito. Thank you. Aray, Isa. Kay Mark. Kay Tina. Sa kay Daray. Oo. Sino pa? Isa kayo ba, Isa? Ay, Bona. Oh, thank you. Asya. Ah, hindi rin nakakalabas yung mga yan mga kasuwi. Ang kordon, abot yan hanggang dun. Yan, lahat ng mga sakop, mga bahay yan. Hindi yan nakakalabas. Ako din po, may baby. Ako din po, dito, may baby. Dito, ano yan, free yan, free. Ito mga kasuwi, ito naman para sa ayusin, para dun sa mga barangay tanod. Yung ating mga frontliners. Yan. So weird. Yan, limang kayo. Galing! Natali, nasakto ang tanga niya. Pag-iisap ka, may talagang madaling sumakto. Baba na, baka. Baba. Di, tama na pala, 1-2. Let's go! Kayo na ba yun, ma? Si Badit, kaya pa lang. Tumbangan niya lang si Badit. Ay! Si Ate Badit! 5 kilo! Game. Sige, game. Una na kayo. Kulit ng tawa ni Idol Japper. Ha? Dapat steady. Kasi hindi daw siya kasama. Tagbar ka kayo na? Langan. Ayan, super. Oh.
Mga talod, mga talod. Sige, na na naman. Sige. Talamig ka. Eh mga kasubad, yan, ito yung mga frontliners natin ito, mga barangay tanod, mga barangay officials. Kasama lagi yan sa, pag may mga bibigyan tayong ano doon, donation, sama natin sila kasi sila ang may pinakamahirap na ginagawang trabaho dito eh. Yung doon kasi, binibigyan mo lang ng pagkain yun. Nandun lang sila eh. Eh sila, sila yung inuutusan eh. Kaya minsan nakikita mga tanod dito, nagbubuhat ng mga gasol. Pati mga gasol no, inuutusan sila. Kanina, ay nung isang araw 30 galon ng dineliver din kanina, bot-bot ng mga tanod tsaka konsyal. Oo, hindi lang tanod ha, mga konsyal, mga kasuwerd. Yung sila yung mga inuutusan talaga ng mga tao dyan. Kasi para lang talaga hindi sila makalabas ng kordon. So ganun, mas mahigpit talaga. Pero pag nag-clear naman yan, at least ma-clear yung barangay namin na wala talagang ano, walang kaso dito ng pandemya na yan. Tiis-tiis lang muna talaga yung mga kababayan natin na nasa loob dyan kasi para naman yan sa kaligtasan nila at kaligtasan na rin sa mga tao nasa labas. Sige po! Salamat! Sige! 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 Yun. Ma'am Lilibet, maraming salamat talaga sa tulong na pinaabot mo. Grabe. Pag sumahod ako sa YouTube, pakikita nyo rin yung gagawin ko mga kasugard. Abangan nyo pag sumahod ako sa YouTube. Malapit na ang sahod sa YouTube eh. Gugulatin ko kayo, gugulatin ko kayo. Kasi medyo malaki-laki siya eh. Ito mga kasugard, kay Manang. Si Nanay Lita. Kasi yun talaga, walang bahay, wala lahat. Buti na binunang karaan, bigyan natin ng gasol. Ay, Adol! Oy! Sige! Ano ulam? Nanay! Ulam! Ano ulam mo? Ulam mo? Ulam, patis. So, tragis din. Ayun, ano. Aray, bigay doon sa kapila. Nanay? Nanay! Aray! Aray! Tita? Bili kayo. Saan yung bahay? At yung natanggapin nyo. Nanay! Saan lang pa yun nyo? Yung mga gamit nyo? Yun. Tinatago mo sa taas. Diba umulam? Baka umulam sa kaan na. Ba mula ang basa. Ay, pa. Yan ay, may bigas. Yan. Tsaka nay. Ito. Bigas pa. Ba, pambili ang gamot. Pambili ang gamot. Ito mga kasuwerd, ma'am, lilibet. Ito, kasi may natira pa sa pera mo na 1,600 eh. So yung 500, ibigay ko na sa nanay para kasi kailangan niya ng pambili ng gamot. So, nung nakaraan kasi nag-abot na ako kay nanay. Pero kasi may marami siyang binibili na gamot. So, yung mga inaabot ko sa kanya, hindi ko na binablog yung mga sa sarili kong pera mga kasuwerd kasi mas gusto ko i-vlog yung ganito, yung may mga nag-sponsor para makahawa tayo sa ibang mga tao at sa ibang mga YouTuber dyan na pwede palang gamitin niyo yung YouTube channel para makatulong kasi ibang tao. Nay! Sige, pagkatapos ng lockdown natin, pagkatapos na, ayusin natin yung sa bahay mo. Thank you. Let's go. Kimo. So mga kasuwerd, yung huling bigas doon sa dalawang sako, at saka may mga noodles na rin yan. Ayan, may ba? Yan. Hatiin mo lang, hatiin yung Kimo. Yung bigas at saka yung noodles. Sila yung mga tumulong na nagbuhat niyan. Mga kasuwerd, ganyan sa... Lilibet. Maraming salamat to sa lahat na nagpadala, lalo-lalo po kay Lilibet po. Maraming salamat. Yan. Right. Diba? Yan, so yung mga tumulong sa pagbuhat kami na mga kasuwerd, bigyan din natin. Yan mga kasuwerd, ito, kasi meron pa tayong natirang 1-1 sa pera ni Ma'am Lilibet. Balikan ko na lang si Nanay Lita kasi wala, nagbago decision ko eh. Sa kaysa sa iba kong naibigay ito sa kanya, kami lang ibigay kasi mas siya talaga ang isa sa mga napakahirap. Nangangailangan. Ako po. Nanay Lita. Nasaan ka? Nang. Kita oh.
Nanalita. Binagyo to kahapon eh. Basang-basa lahat ng mga gamit niya. May kulambo pala siya dito. Dati nang ganyan yung bahay niya. Saan si nanay? Manang! Manang dita! Manang dita po! Nung nakaraan kasi mga kasuwil, humingi sa akin ng pambili ng gamot. Nagsali siya, baka mayroon daw kasi abot-abot na nga ako sa kanya. At, ngayon ka? Sige, tayo na lang. Inabot ng ano yung kanina. Ay, kahapon yata, ulan. May kulambo si nanay eh. Kulambo lang? Kulo yan. Grabe eh, no? Ganun kahirap talaga yung buhay doon, no? Kita nyo yan? Kita nyo yan, mga kagadget, no? Barong-barong lang. So, at least kahit paano natulungan to ni Idol Japper at maganda na yung tinutulungan ni Nanay Lita ngayon. Saan yung ni Nanay? Mga gasol? Nandito on sa Kiyan. Dito nyo ba inagat mula itong patungan na taon na. Oo, delikado yan. Baka masunog pa eh. Hintayin natin si Nanay kasi nasa tindahan daw may binili. Pag... Ito, tumutulot. Pag kumuran, tulotan nyo. Tulungan niya. Maaari na tulungan. Ito, si Kuya Jingjing. Tapos yung asawa niya. Tapos ito yung anak niyang si, ano, Panday. Nagbablog na rin ito eh. Isang basada siya talaga sa ulan. Biglang bumuhos. May tubig rin. Aray, kapatid ng tatay ni Ralphie Joy. Ayun siyang kulambo mga kasuwido. Kita ba? Si Kuya Jingjing naman, si Kuya Jingjing, nakasama ko yan nung ako'y nakatira sa Bukana noong 2006, no? 2005-6-7, tama ba? 2006 pala, 5-6. Nakasama ko yan, kami pa yung kauna-una naglalako dyan sa Bukana eh. Kasama ko ang tatay, no? Naglalako kami sa Puntapuego, Muntimbuhangin, sa Natipuhan. Yan, yung mga lugar na yan. Dati, at saka noon, malaki pa ang kita noon sa lako. Yung lobster dati, yung isang buong lobster na ganyan kalaki, na ibebenta ko yun ng 4-5 luto na yun. Pinakukuluan ko lang sa Sprite. Nung panahon na yun ha. Kasi noong 2005, 2006, 2007, 2 years yata. Ano yan? Halos lahat ng mga bisita dyan sa Muntimbuhangin at sa Puntapuego, Natipuhan, puro mga Hapon, foreigner, basta foreigner siya. May mga Hapon, Koreano, Australiano, mga Kano, yan. Yan ang kadalasan. And dyan ako nabansagan na ano eh. Na, yung may, na kumaalala ko, dyan ako nasabihan na, aba, mahina na pala kita ng pag-aartista ngayon. Napagkamalan kasi akong si Yubs dyan. Yung panahon na kausuhan pa nung palabas ni Robin Padilla tsaka ni Yubs. Yung sidekick niya. Yun, dyan ako nabansa ganon. Tapos, umalis na ako ng Bukana kasi nagtrabaho na ako ng Cavite. Grabe. Kawa eh. Ang mga plastic, puro tubig niya, may tubig. Mga tubig nga, plastic lang pala. May tubig nga, basta. Yan yung tapos ang turuman niya ng panalita. Wala, hindi tayo makapa... Hindi tayo maumpisahan yung pagpaayos ng bahay ni nanay mga kasuwili. Kasi lockdown eh, lockdown kami dito. Hindi tayo makagalaw ng maayos yung mga trabaho, kung ano man. Ayun, si ma'am. Nay! Where have you been? Oh, English yun. Nagay. Masa pa, medyo kasi pa kayo. Hindi pa, hindi. Ulan. Wala lang. Oo, kasi ulam yun. Yun naman, bilihan din pa rin. Hindi ba buwan ko pa rin.
Padala ko ng gamot. Milas. Aloy ah, para mainom ko. Wala ko chinita. Hello, ma'am. Ma'am Lilibet. Kay yung huling 1-1, ibigay ko yung maraming nanay dita kasi wala, walang ano yun, walang pinagkukunan sa kanya. So, walang hirap na. Ito na, para sa inyo. Hindi nyo lang, ano man, gamot, whatever. Whatever. At, yung mga hugot words ni Idol Jabber, hindi mo alam kung saan niya na, ano ba, parang bigla na lang yata pumapasok sa kanya yan. Okay na po yung ubo niyo. Hindi laki inubo ngayon. Nakainom na siya ng gamot eh. Yun, Ma'am Lilibet, dito na nagtatapos yung ating vlog doon sa pinadala mong pera, lahat mula doon sa pag-distribute ng mga pagkain ay mga grocery, bigas at saka kay nanay. Yun, tsaka yung limanda ano na nauna na. Ginay, God bless po. Hintay yung bahay na tiisis. Dito kayo matulog ko yan. Dito, paano pag inabot kayo ng ulan? Ang gabi ngayon, ilalabot ako ng ulan dito sa ako. Ay, nasa kayo? Ayun na nga mga pinagbibilad ko. Gabi. Basang-basa na ito ang gamit niya mga kasuhod. Hindi ka lang makapasok niya. Hindi ako naadaantok lang ako kanina. Hindi ako Paolo, pero dapat itong mga gentong ano no, senior na. Dapat kahit papaano may assistant to sa municipal eh. Ito yung dapat na tinututukan ng ating gobyerno. Yung mga matatanda na, no. Lalo na to si Nanay Lita nga wala nang mapapagkuhanan ng mapapagkakakitaan no. Ayun, dapat ito yung mga nakikita ng gobyerno. Yung mga nasa laylayan nating matatanda. Hindi, pagka inabot yung ulan, sumisilo na, di ba? May nag-chat ulit sa akin, si Ronan. Oh. Gusto daw tumulong kay Manang Lita. Marami, ang daming gusto tumulong kay nanay. Hindi lang tayo makagalaw ngayon, makasuwerd. Pero, lockdown eh. Kung mayroon lang sanang ano, kung mayroon... Mayroon kahit binibenta o kaya saan tayo baka pwedeng makapunta tayo. May kausap ako pagkasakaling mauuan. Oo. Hindi sa bandalian. Ayun, sige. Pagka pumayag yun para makalipat na kayo. Saan banda na lang nila? Yan sa may ano lang. Dito lang. Sige, kung mayroon. Kung okay yun, sabihin mo kaagad sa akin para maipatayuan na kaagad natin. Yun, mga kasuwerd, abangan nyo. Sige, Nay. Oo. Ingat po. Bless. Bye-bye. Ma'am Lilibet, maraming salamat. Bye-bye. Salamat. So, yun, mga kagadget, no. Natapos natin balikan o sariwain yung mga alaala na naibigay ni Idol Jabber noong kapanahunan ng lockdown sa Barangay Bucana. So, nakita nyo naman, kahit mapahangga ngayon, nakita nyo naman kung gaano kalaki ang naitulong, no. Lalo-lalo na kay Nanay Lita. Malaki yan na itulong ni Idol Jabber dyan at napatayuan niya pa yata yan ang, napatayuan niya pa ng bahay yan at tapos pina-aircon pa yung bahay. No? So, isa talagang huwarang vlogger ito si Idol Jabber dahil sa hirap na nga ng dinadanas ng pandemic, nagawa niya pang maisip yung mga gentong klase ng vlog ang pag-i-sponsor sa mga kapitbahay niya. So, ibig sabihin, siya ay may pakialam, no? May pakialam sa mga kapitbahay niya na nangangailangan ng tulong. No, sana maging ganito rin tayo, no, balang araw. No? Hindi lang kumbaga gayahin natin kung sakasakali meron man tayong pagkakataon, sana gayahin natin ito. So hanggang dito na lang mga kagadget ang aking video reaction about dito sa sponsor time ni Idol Jabber, yung bayanihan na naman. And kung gusto nyo siyang sundan o i-follow, i-click nyo lang po yung link sa baba na nakapin sa aking video description. And syempre, huwag nyo rin kalilimutan kung ikaw ay bago, i-subscribe mo na rin at i-click mo yung notification bell ko para lagi ka rin updated sa aking mga video. Peace out!